welcome back po ulit sa aking channel. Ang isi-share ko ngayon na recipe ay tinatawag na baked sushi. Trending po ngayon yan, kaya try natin gawin. Huwag po kayong mag-alala kasi yung gagamitin natin mga ingredients ay hindi naman ganun kamahal. Suwak sa budget. Ika nga, ang sabi nila, budget friendly tayo ngayon. So, ito po yung mga kakailanganin natin. Vinegar. Sesame seed. Sugar, nilagyan ko na rin ng konting salt. Siyempre, kailangan natin ng century tuna, yung flakes oil. Konting mayonnaise. At kailangan din natin ito, siyempre, wasabi, para may konting kick. At saka, meron din tayong cheese. At, siyempre, ang crab stick. Nabibili naman po ito sa supermarket. Kaya hindi rin kayo mahirapan maghanap. At syempre, kakainan natin ng rice. Kung wala po kayong Japanese rice, okay naman po yung rice na ordinary yung ginagamit nyo. Basta ang gagawin nyo na lang po, dagdagan nyo na lang siya ng konting tubig para medyo siya malambot. Pero kung meron naman po kayong budget, pwede naman po kayong bumili ng Japanese rice. Pero dahil ako, wala akong budget, itatry po natin gamitin to. Ang ordinaryng bigas namin. Dadagdagan ko na lang ng konting tubig para lumambot. Okay? So, start na po tayo. So, ang una pong gagawin, magsasaing po muna tayo. Ito po, 3 cup ng rice. So, ayan. Saing muna natin siya. So, ito na, naugasan na natin yung bigas. 3 cup. So, dagdagan nyo na lang po ng konting tubig. So, guys, habang iniintay natin yung rice natin na maluto, ito yung crab stick natin. 8 piraso. Make sure lang, guys, na malinis yung mga kamay natin dahil pagkain yung mga hawakan natin. Ayan. Himay-may lang natin yan isa-isa para ganda yung po, baka sarang-sarang natin mamaya. Ayan, himay-himayin nyo lang yan. So, ayan na, nahimay na yung chopstick. Ayan, ganyan dapat ang pagka-himay-himay niyan para ay-salansan natin siya. Tapos, yung tuna, sinala ko na din siya kasi hindi naman natin kakailangan yung pinaka-sabaw na, kundi itong tuna lang. So, next natin gagawin. So guys, ito na, nahimay na. So, lalagyan na natin siya ng ilang mayonnaise, itiplahan na natin. Ah guys, ito pong mayonnaise na gamit ko, yung nabibili lang sa, sa supermarket, yung kulay blue na mayonnaise. Pero nasa sa inyo, kung ang gusto nyong gamitin, yung Japanese mayo, nasa sa inyo po yun. Kaya na nga, sabi ko nga, medyo mahal. Kaya ang gagamitin ko, yung medyo mura lang. Yung swak lang po sa budget. Kaya sinalin ko lang siya dito. Pero ano yan, yung mayonnaise na kulay blue. So, ito po, talagyan na natin. Paghahaluin lang naman po natin yung dapat po ganyan ang pinaka-texture niya, ha? Ayan, ganyan. So, iset aside po muna natin siya. Ayan, naluto na yung rice natin. So, ang next naman gagawin, nalagyan natin ang vinegar. Itong vinegar na gamit ko, yung ordinary din, yung dato puti na nalipo sa supermarket. Lagyan lang natin siya ng 1 kutsarang vinegar. Tapos, meron ako rito yung sesame seed, yung kanina pinakita ko sa inyo. Bubundod nyo lang siyang ganyan. Ayan. Tapos, halu-haluin lang natin. Make sure natin na lahat ng rice, nalagyan ng soba. Yung vinegar, nasa sa inyo na rin yun kung anong gusto nyo gamitin na vinegar. Guys, itong
recipe, paki-check na lang po sa description box ko. Nandoon po yung ano, yung buong ano. Guys, yung pong recipe nitong sushi bake, paki-check na lang po sa description box. Nandoon po lahat yung mga ingredients para makasunod po kayo. Huwag po masyadong makapal yung rice. Dapat medyo manipis lang para pag binake natin siya eh. Hindi naman siya. Yeah, tingnan mo, tingnan nyo guys, oh, medyo malagkit yung sabi namin po. Kaya nasa inyo po. Sabi ko nga sa inyo, gusto nyo gamitin yung Japanese rice. Okay lang. Gusto nyo naman yung ordinary rice na nasa bahay nyo lang. Basta dagdagan nyo lang po ng konting tubig para medyo lumambot siya. Ayan. Ayan. Ayan na po. So, ayan na. Sana-sana natin maayos yung rice. So, ang next naman natin, itong tuna. Ayan yung tuna. Huwag nyo po isasama yung pinakasabaw niya, ha? Yung pinaka-isda lang, yung pinaka-tuna lang. I-ayos lang natin siya. Isa lang. Para lahat ng party na meron. Madali lang naman gawin, di ba guys? Salang-salang na maayos. Ayan na, nasalang-salang na natin siya na maayos. So, ang pinakahuli na gagawin natin, itong cheese. Dagdagan din natin ng cheese para sarap. So, ayan na guys. Nalagyan ko na siya ng cheese. So, pwede na natin siyang isalang sa oven. Bali, i-bake nyo siya ng 10 to 20 minutes. So, after 20 minutes nating binake, ayan na ang ating baked sushi. Tapos, guys, meron akong nori dito. Ginupit ko lang siya ng maliliit para yan ang ilalagay ko sa ibabaw niya. Pwede naman pong wala. Kaya lang, gusto ko lang. Kaya, nasa sa inyo kung gusto nyo lang. Kasi ako, gusto ko lang. Ayan. Budbud lang natin yung konting nori. Maganda siyang tignan. Diba? Pakonte. Ayan. So, ayan na yung baked sushi natin. So, ito na po ang aking finished product. Ang baked sushi. Guys, paki-check na lang po sa description box yung full recipe nito para masundan nyo. Ayan. So, ang favorite kong portion, syempre, ang tiki man portion na. So, ayan. Titikman na natin. Meron ako ditong dalawang sauce. Hot sauce at saka syempre, ang wasabi. Pero parang mas bet ko ang wasabi. Kaya, tikman na natin. Yeah.
natutunan kayo sa recipe natin for today at nagustuhan nyo sana yung recipe ko, paki-check na lang po sa description box yung full recipe. Guys, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman, pa-like and share. At pa-hit na rin po yung bell para maging update kayo sa mga bago kong i-upload na video. So, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na lang po na video. Bye!